Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga naniniwala at mahilig sa mga pampaswerte, lalo-lalo na ngayong araw na ito ng August 1 at wag na hindi niyo po ito gagawin. Pero napakasimple lang na akin po ituturo sa inyo mga bossing at ito po'y mahahalina ang maraming pera, maraming swerte mga bossing at matataboy ang mga kamalasan. Ito po'y pang cleansing din ang loob ng ating puntahanan. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay mainam na subukan niyo po ito. Mahirap na wala po tayong mga pinaniniwala ang ganito na kapag may mga pagsubok na dumarating, tanggap lang tayo ng tanggap ng mga kamalasan para hindi na natin matamo ang mga kamalasan na yan, ay mainam na subukan niyo po ito. Kaya kung kayo pinaniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo suwertihin sa ating pong buhay. At marami po tayo mga iba't ibang pwedeng gawin mga bossing, kagaya po ng aking pong isi-share sa inyo. Pero mga bossing, simulan po muna natin ngayong umagang ito mga bossing ko ng August 1. Pagising po natin, magkape ka muna. Mainam pa nga habang kayo nagkakape, nakaharap na kayo sa may silangan. Habang lumalagok-lagok po kayo dyan mga bossing, mapapansin nyo na parang pinagpapawisan po kayo sa dala ng init ng kape mga bossing. Ayan po yung pagising po ng diwa po natin mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo lamang kapag po tapos na po kayo magkape, kayo po yung marap na sa may silangan at manalangin ng taimtim na mula sa inyo pong puso. Sabihin nyo na lahat ang nais ninyo na walang gamit na sana, direct to the point ang inyo po mga ninanais. Sabihin nyo po dito mga bossing ko na magtatagumpay ako sa buhay. Lahat ng mga pangarap ko ay aking makakamtan at kung ano man ang mga pagsubok na dumarating sa ngayon ay matatapos na, masusolusyon na. Huling paghihirap na ito at kailanman na hindi na ako maghihirap, kailanman na hindi na ako mamumblema. At pagtapos na po kayo na magdasal mga bossing, ang gawin nyo lamang mga bossing, napakasimple, kayo po ay papalakpak mga bossing. Ang pagpalakpak mga bossing ko ay pang-cleansing ito ng loob ng ating tahanan. Nagtataboy po yan ng mga negatibo mga bossing at ganoon din po yung pag-claim ng swerte ng inyo po mga ninanais. Pagtawag ng swerte ng inyo po mga ninanais. Proven po ito. Basta pumalakpak ka lang na pumalakpak mga bossing, sabihin nyo, kiniklaim ko na ang swerte. Ang pagpalakpak ay okay lamang. Pero ang pagsipol, lalo na sa loob ng inyo pong tahanan, ay hindi ganun kagandahan mga bossing. Sinasabi nila na nagtatawag ka ng mga negatibong espiritu. Kaya huwag na huwag kang sisipol sa loob ng inyo pong bahay. Pero ang pagpalakpak, lalo na sa tapat ng bintana o sa may tapat po ng pintuan at sa may silangan kayo mga bossing, ay pagtatawag po yan ng swerte at nagtataboy po yan ng mga negatibong enerhiya. Kapag po kayo ay nag-wish, pwede rin na kayong pumalakpak pag tapos na po kayo mga bossing, di ba? Pag po sa misa mga bossing, di ba? Mayo kayo at magpakarami, tapos nagpapalakpakan na po, di ba mga bossing? Parang pasasalamat mga bossing, pag-claim ng swerte mga bossing. Ganyan po yan mga bossing. At pwede rin mo natin yung gawin sa ating puntahanan. Lalo-lalo na ngayong nga pong August 1 upang sa ganon, tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte at ang malas ay hindi po natin matamo. Kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. Proven po ito na napakaswerte. Basta mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ayuda ng mga salitain ay mga magaganda. Kalimutan ng mga pangit na salitain upang sa ganon, hindi natin makamtan yung mga pangit. Sinasabi nila parang ikaw laging nananalangin ng pangit. Kaya kung may mga pangit ka nararamdaman, mga nararanasan, ipagdasal nyo po yan sa mahal na Panginoon. Diyan nyo lahat i-release ang inyo po mga nararamdaman. Huwag nyo na i-chika sa iba kasi baka yung machismis. Sa mahal na Panginoon, sikretong sikreto pa po yan at dyan po itutulungan ka pa sa mga problema po ninyo. Bukod po sa sipag at tiyaga, lalo na kung ang problema nyo ay pera, tapos sabayan nyo ng mga pampaswerte mga bossing. Minsan kasi inisip natin, naku, hindi naman tunay yung pampaswerte. Bakit ka mo? Maaaring may mga dahilan kung bakit ano, hindi ka nag-wish ng mula sa puso, hindi mo dinama ang kahilingan kasi may proseso po yan. Or kaya yung inyong hinihiling ay hindi nyo pinagtatrabahuhan, yung ba't tipo nag-aantabay ka lang ng swerte. Hindi, wala po talaga swerte na darating mga bossing. Basta masasabi ko lamang, kapag po kayo ay mahilig sa mga ganito, lagi kang iaadya kung saan ikaw suswertihin mga bossing. Lagi kang iaadya na yung ba't tipo na nagawa mo yung isang bagay, tapos hindi mo inaasahan na
na yung pala magiging solusyon sa mga problema po ninyo or kikita ka ng malaking halagang pera. Kaya pala nagawa mo po ito tapos nagdire-diretso na ang pasok po ng swerte po sa inyo mga bossing. Basta masasabi ko lamang mga bossing, huwag niyo antayin ang swerte. Hayaan niyo na magsipag po kayo mga bossing, mag-isip ng mga iba't ibang mga pamamaraan. Pagkatapos, magugulat ka na lamang na yung matagal mo nang iniintay, ayan na, dumating na sa buhay po ninyo. Kasi yan po ay parang tukso na parang nananadya. Mentras mong gustong gusto, mentras naman pong lumalayo, mentras kang grab ng grab, mentras naman layo ng layo ang swerte. Para yan po ay kalmado ka lamang, hiyaan mong pusa siyang lumapit hanggang sa, ayan na, dumating na yung swerte yung matagal nyo nang iniintay. Kaya kung kayo pinaniniwala, ay siya mga bossing ko, lumarga po kayo, subukan nyo po itong gawin mga bossing. I-claim na po natin ang swerte. Nila po mga bossing, salamat po.